Pinagtapat dito ng babae ang lihim ng kanilang pamilya. Akala ng mga tagabantay ay ubos na ang mga aswang. Kaya't hindi makapaniwala ang babae na ang kaharap niya ngayon ay ang pinakamalakas sa kanila, ang haring aswang. Hindi maaaring malaman ng mga aswang ang susunod na saling lahi ng tagabantay. Ang tagapagmana ng bakal ng krus ay may dugong aswang. Pusin ang mga aswang! Mag-alala, magbubuklod ang lahat ng kalat-kalat na aswang pagkatapos ng tatlong araw ng kadiliman at tayo ay muling maghahari. Ang lahat ng iyan ay magaganap dahil ang iyong panganay na anak, ang anak ng kadiliman. Father? Magdadasal niya naman po tayo. Ida po, kakatapos lang po natin magdasal kanina. Bakit nagsasawa ka namang manalangin, Juan? Hindi po. Kaya lang, iniisip ko po, sa dami nating bes magdasal, baka po makulitan po sa atin si Bosing. Iyan nga ang gusto ni Bosing eh, yung lagi tayo nakikipag-usap sa kanya. Father, di ba po sabi niyo, alam na pong di Bosing lahat ng nasa isip natin? Oo naman. Eh, yun naman pala eh. Ba't kailan pa po natin sabihin sa kanya? Kasi tuwing nananalangin tayo sa kanya, mas nauunawaan natin ang ating mga sarili. Father, ano pong ibig mong sabihin? Halika. Upo muna tayo rito. Tuwing nananalangin tayo dahil magulo ang ating isip o naghahanap tayo ng gabay, inilalabas natin ang ating mga damdamin. At kapag ginagawa natin yon, ay gumagaan ang ating loob at nalilinawan ang ating mga isip. At kapag nalinawan ang ating mga isip, ay mas makikita natin at mauunawaan natin ang ating mga problema. At dahil doon, eh mas nahahanap natin yung solusyon sa ating mga problema. Yan ang magic ng panalangin. Ha? Klaro? Sorry po, Father. Hindi po masyado eh. Hindi bale. Maiintindihan mo rin ang ibig mong sabihin pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, ito na lang ang tandaan mo. Huwag na huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalatayang yan, nakukuha natin ang lakas ng loob. Kung meron kang pananampalataya, hindi ka mapupunta sa kasamaan. Tuloy na natin ang ating dasal. Bagay po ba, Father? Pwede na po ba akong sakristan? Pwedeng-pwede. Kaya lang, kailangan pag-aralan mo mabuti ang mga tungkulin ng isang sakristan. Ha? At tandaan mo, Juan, hindi ito biro, seryosong responsibilidad dito. Klaro? Sinabi ko sa iyo, huwag mong gagalawin 'yan. Nakalimutan mo na naman ba? Sorry po, Father. Bakit po ba bawal galawin? Basta. Eh, hindi dapat mabago pwesto niyan. Father, saan po ba galing 'yang bakal na krus? Tsaka sa lahat po ng
krus dito. Yan na po ang tinatawag nating bakal na krus. Eh, alam mo, saka ako nalang paliliwanag sa iyan. Paglaki mo. Basta sa ngayon, sundin mo lang ako. Klaro? Opo, Father. Sorry po. Lumalaki na si Juan, Amelia. May mga tanong na siya kung minsan na mahirap nang sagutin. May pinapakita rin siyang kakaibang kakayahan. Maliksi, mabilis, malakas. At kung minsan, madali rin uminit ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung galing yun sa dugo ng kanyang ama. Pero huwag kang mag-alala. Tulad ng naipangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para madala siya sa kabutihan at patibayin ang paniniwala at pananampalataya niya sa Diyos. Mahal ko ang anak mo, Amelia. Kahit na kung minsan, pinapainit niya rin ang ulo ko. Hindi ko siya papabayaan. Katawan ni Kristo! Amen. Katawan ni Kristo! Juan, sigurado ka bang kakainin natin yung ostya? Oo naman! Kasi hindi pa ito ginagamit sa misa, kaya hindi pa ito katawan ni Kristo. Natutunan ko yan kay Father Cito. Sige na! Katawan ni Kristo! Amen! Katawan ni Kristo! Amen! Juan! Ano yung ginagawa mo? Lord. Sana naman ngayon magtatanda ka na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pakialaman ang mga gamit niya sa simbahan, lalo na yung sa misa. Ostya pa man din yung pinaglaruan mo. Father, idol lang naman po kita eh. Kaya ginagaya kita. Ay, abay, bubulahin pa ako nito. Juan, may mga bagay sa mundong ito na sagrado na hindi dapat pinaglalaruan. Pero, hindi po ba? Di ba po hindi po katawan ni Kristo yung ostya? Oo na. Pero hindi naman yun yung natural na pandesal na nabibili dyan sa panaderia ni Aling Saling. Ostya yon, ginagamit yun sa misa, sagrado yon. Dapat matuto pang respetuhin ang mga bagay na yan. Sorry po ulit, Father. Hindi ko na po talaga gagawin. Talaga? Huwag mo nang gagawin. Opo. Ayoko na rin po talaga maulit. Kaya ko naman po tiisin yung sakit eh. Pero, inip na po ko. Gusto ko na po maglaro. Sige po, ah. Ay. Balik sa munggo. Pero, Father... Balik sa munggo. Mamaya, paluluto ko yan kay Manang para kainin mo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Pinanggalingan mo'y wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan,
Semana Santa, ating pagnilay-nilaya ng ating mga kasalanan at ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon upang hugasan ang mga kasalanan iyon. Sa krus. Dahil naniniwala sila na nahuhugasan ang kanilang mga kasalanan kapag ginaya nila yung sakripisyo ni Jesus. Kawawa naman sila. Siguro ang sakit nun, Father. Pero ang totoo, hindi sinusuportahan ng simbahan yon. Kaya lang, marami pa rin na naniniwala na kailangan nilang gawin yon. So siguro igalang na lang natin ang paniwala nila. Manong, alam ko po, gusto niyo hugasan kasalanan ninyo, kaya niyo po ginagawa yan. Bata pa po ko, hindi ko pa po pwedeng gawin yan. Pero, tutulungan ko po kayo. Ang bait mong bata ah. Ah! Aray! Aray! Walang hiya kang bata ka! Ah! Sorry! Sorry, Manong! Walang hiya ka! Aray! Tutulungan ko kayo tutulungan yung bata! Anong ginagawa mo? Nakaluhod po dahil sa kasalanan ko. Hindi ba sabi mo gusto mo lang makatulong? Hindi mo naman gustong saktan yung mama, hindi ba? Akala ko po talaga, Father. Matutuwa sila eh. Huwag mo na lang ulit gagawin yon, ha? Sige, tumayo ka na dyan. Malay mo, yung may-ari ng pera niyon ay naluloko na sa kahanap sa pera niya dahil yun ay yung huling pera niya. Pagkatapos ay binulsa mo lang? Pero hindi naman po nakinabang 10 piso eh. Yung sumadang binili ko, binigay ko po sa nagugutom. Por Diyos, por Santo Juan, hindi katwiran yun. Eh paano kung hindi dumating yung pulubing yun? Di ikaw ang umubos ng ensaymadang yun? Sorry po talaga, Father. Hindi na po mauulit. Sige, tumayo ka na dyan. Father, sorry po talaga.
Ayaw naman po maging salbahe eh. Juan, hindi ka salbahe. Nagkakamali ka, oo, tulad din ng ibang tao. Kaya nga pinangangaralan kita eh. Kaya nga ipinaliliwanag ko sa'yo ang mga pagkakamali mo para sa susunod, hindi ka na uulit. Sabi po kasi na ilang kapitbahay natin, salbahe daw po ko. Tatanungin kita, sa tingin mo ba, salbahe ka? Hindi po. Mabait kang bata, Juan. Makulit, oo. Pilyo, oo. Mainitin ang ulo, oo. Pero mabuti ang puso mo. Yan ang tandaan mo. Uy! Langit lupa! Sali ako dyan! Di pwede! Ha? Bakit naman? Ayaw ka namin kalaro. Sabi ng tiyong ko, salbahe ka daw. Hindi ah. Oo nga, salbahe ka raw. Iwasan ka daw namin. Ginagawa mo dito? Father, kayo pala. Wala po. Nagpapahangin lang po. May problema ka ba? Umiiyak ka yata. Wala po, Father. Okay lang po ako. Napuwi lang po ako. Sigurado kang okay ka lang? At mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Alam niyo na ba lahat ang gagawin niyo mamaya sa loob? Handa na yung aking oo. Nako, ang punta naman ng pare. Salbahe! Ha? Inangkin niya ba naman yung napulot niyang pera? Talaga? Oo. Binungsan niya. Talaga? Oo. Ako na naman po ba ang pinag-uusapan niyo? Bakit po ba mainit ang ulo niyo sa akin? Hindi ko naman po kayo inaano. Kaya tuloy ayaw makipaglaro ng mga bata sa akin dito. Dapat lang. Dahil hindi ka naman dapat andito sa simbahan. Hindi ka mabait. Masama kang impluensya sa mga anak namin. Sa'yo nang gagaling yung mga kalokohan eh. Oh, diba? Oo. Kung may problema po yung mga anak nyo, dapat po kayo ang sisiyin. Apa, kasi simba po kayo ng simba, pati dasal pa po kayo ng dasal. Yan tuloy, hindi nyo po naalagaan yung mga anak nyo. Eh, pwede naman po kayo magdasal sa bahay eh. Abay, siniisip pa pati pagsisimba natin. Salbahe naman pala talaga tong bata na to. Kaya siguro iniwan yan dito eh. Salbahe ka kasi. Ay nako, halika na. At wala tayong mapapala dyan sa batang layan. Ako? Ay oo. Kakasalbahe ng bata. Ba't ganun sila? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Pero tingin pa rin nila sa akin, salbahe ako. Buti na lang andito si Father Cito. Naintindihan niya ako, mahal niya ako. Pero yung iba, pwede lang, upakan ko sila eh. Narinig ko yung sinabi mo ah. Hindi maganda yon. Tapos kay bossing mo pa sinabi. Eh kasi, pag sinyo ko po sinabi, papagalitan niyo po ko.
Si Bossy hindi naman po sumasagot. Kaya sa kanya na lang. Juan! Alam ko po, Father. Pero hindi ko naman po gagawin. Iniisip ko lang. Yan na nga eh. Ayoko yung nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa. Tandaan mo, ang gawaing masama, bago man gawin ng aktwal, ay dito muna nagsisimula. Iniisip muna. Kaya kapag nag-isip ka ng masama, ay tiyak na gagawa ka ng masama. Klaro? Father, pwede po ba huwag tayo magyakapan? Ang corny. Alam mo, kahit na kailan, ikaw talaga buisit sa akin eh. Bakit? Anong iniisip mo? Father, bakit nanay lang meron ako? Tatay ko po, wala. Eh, hindi ako sigurado eh. Baka kasi naghiwalay na sila bago napadpad dito yung nanay mo. Kaya hindi ko nakilala yung ama mo. Bakit hindi niya po ako hinahanap? Hindi niya po ba ako mahal? Naku, hindi. Baka hindi niya alam na nagkaanak sila ni Amelia. Eh, siyempre, di hindi niya alam na nandito ka. Sigurado ako kung alam niya lang, kakanapin ka niya eh. Mahal na mahal ka nun. Ano ba? Kanina pa ako dito! Good morning, sir. Anong oras darating post mo, ha? Hindi mo alam. Sabihin mo sa post mo, papalikan ko siya! Ha? May problema ba, Mr. Salazar? Ano sa tingin mo sa sarili mo? Kung binili mo na ang lahat ng mga negosyo dito sa building na to, ako! Hindi ako nadadala sa pela mo! Hinding-hindi ko bibenta negosyo ko sa'yo! Gago! Naiintindihan ko, Mr. Salazar. Alam mo, hindi ka kailangang magmura o magalit dahil nandito ang aking asawa at aking anak. Ano ka ako? Sa susunod na pumalik ka sa restaurant ko at kukumpinsihin ang pamilya ko ay bibenta ang negosyo ko, papatayin kita. Eh kung hanapin ko kaya siya, Father, para malaman niya na anak niya ako? Para kay? Hindi, huwag mong gawin yun. Ha? Bakit, Father? Kilala niyo po ba kung sino ang tatay ko? Ayaw niyo po ba na makita ko siya? Hindi ko siya kilala. Ang ibig ko lang sabihin masyado ka pang bata para hanapin siya. At saka isa pa, saan mo siya hahanapin? Ha? Ni hindi nga natin alam ang pangalan niya eh. Hindi sinabi ni Amelia. Ay,
kasama ipang kasama mo. Wala pa po, sir, eh. Late na naman sila. Sabi mo sa sekretary, tawakin sila lahat. Gusto ko sila makausap. Sige na. Kain naman. Dahil narito ako para bigyan ka ng uling pagkakataon. Naibenta mo sa akin itong lugar na to. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi ko kakawin yun. Akin itong lugar na to! Ay, trespassing ka! Pwede kitang patayin dito! Uwi mo sila! Bakit? Anong gagawin mo? Sasapakin mo ako? Hoy, kung ang mga to takot sa'yo, ako hindi! Gusto mo na kayo ako sa'yo! Oh, sige! Gawin ko ang lahat para buhayin sa kanya ang mga katangian na mana niya sa iyo at hindi yung mga katangian ng kanyang ama. Bilang na nga po ko hanggang 10 eh, kaya na sinabi niyo, pero galit pa rin po ko. Okay, kalimutan na natin. Kung mahirap yung bilangan, eh, magdasal ka na lang. Tama na ako magpunta. Ikaw ang kaibigan na lagi ko kasama. Ano mang problema, hindi dapat ako mangamba. Dahil sigurado ako, bossing, respa kita. Anong pangalan mo? Juan, ikaw. Rosario. Pangit naman ang pangalan mo. Pang matanda. Klaro ka na, pang lolo. Diyos ko! Diba sabi ko tapos na yon? Alam ko yung sasabihin mo eh. Hihirit mo na naman yung kutob mo na may masamang mangyayari sa akin. Yan pala akong manghuhula sa ating pamilya. Mahala talaga ang pala mo sa'yo, kuya.